Hello guys, good morning. Ngayon lang po kami kagigising lang po namin. Ito na si Yara. Nandito siya sa on the floor. Nakahiga. Nilapag ko siya dito sa floor. Ito na siya, naglalaro siya, guys. Naglalaro siya. Kasi nga habang nilalagay ko siya dito, guys, para yung bang hindi siya masyadong doon sa crib, kasi doon sa crib parang naiinip siya. Ayan na, hello Ciara, say hello. Hello Ciara, say hello. Kasi nga hanggang ngayon, guys, nagngingipin pa rin siya. Tapos marami siyang masaya siya. Marami nga siyang laruan, ibinigyan ko siya ng mga laruan. Busog ka na? Busog ka na, Ano nga siya, guys, masayahin siya minsan. Kasi pag wala lang talaga siyang nararamdaman, masayahin siya. Kaso lang minsan, pag may nararamdaman siya, yun. Hindi siya masyadong kasi mahangot. Laro ka na, play toys mo. Ito na. Laro na ikaw, ha? Mamaya padidiin ka ni mami, no? Ang didi mo every 3 hours, every 3 hours ang didi ni Ciara. Every 3 hours? Oo naman! Anong gusto mo? Laruin ka ni mami? Oo, lalaruin ka ni mami, ha? Lalaruin ikaw ni mami, no? Lalaruin ikaw muna ni mami? Hi guys, bumalik na po tayo. Ito na po kasi nga inano ko pa si Ciara, pinainom ko muna siya ng gatas. Tapos nilaro-laro ko pa siya konti. Tapos ayun, nanonood na siya ng TV. Kaya yun, sabi ko nga, marami siyang Kasi nga maano si Ciara, gusto niya yung magpapalambing siya, lagi siyang nagpapalambing siya, lagi na siyang kakargahin. Gusto niya lagi siyang kakargahin kahit saan ka magpunta, kahit saan sa labas. Gusto niya din yung sa labas na yun. Gusto niya magpakarga doon sa labas. Tapos ako naman, syempre, hindi pwedeng kakargahin siya araw-araw, guys, kasi nga nilalapag ko rin siya dahil marami tayong gawain sa bahay, nga araw-araw nating halos araw-araw nating ginagawa. Kapag mami talaga, laging maraming ginagawa. Maglalaba, magluluto, maglilinis. Tapos minsan pa nga, nakuha ko pang magbunot ng mga damo doon sa gardening. Meron kami mga gardening, nagtatanim ng mga gulay. Kasi dito sa ibang bansa, mahirap yung mga exotic foods. Hindi mo masyadong makita yan dito. O kailangan mo pang pumunta doon sa Asian store. Kasi marami namang Asian store. Kasi mayroong Indian tayo dito, Vietnamese, Thailander. Nag-aano sila ng vegetables. Pari-pariho rin ng mga gulay natin. Pari-pariho din. Kaya mga Chinese hindi masyado sa Chinese, doon kami bumibili sa mga basta pangalan niya Asian store talaga sa city, kaya doon kami bumibili ng mga sari-saring gulay. At saka ipapakita ko rin sa inyo, guys, yung tanim kong kamote na lagi kong ginugulay yung dahon niya. Minsan hinahalo ko sa mga sinabawan, tapos yung tanim kong malunggay naubos na nga kasi yung dahon niya, kada magdahon na siya, kinukuha ko agad yung dahon niya. Kaya sabi nga ni Mister, parang nawala na naman yung dahon ng malunggay mo. Baka alam ko na yan, ginulay mo ulit. Kaya yun, sabi ko, nga ginulay ko siya ulit. Kaya sabi ko nga yung kamote ko, yung talbos ng kamote ko, lagi ko yung ginugulay. Paborito ko talaga din sa talbos ng kamote ko, yung sinasalad ko siya. Kaya pag gagawa ko ng salad din ng gulay, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Kasi exotic food siya. Siya yung pinakamagandang maganda sa doon sa mga low blood nga magkumain ng magagandang gulay. At saka sabihin ko pala sa inyo na tungkol pala sa yung ganun pa tawag nito, marami pala akong
hindi gustong sabihin sa inyo na kung magkano yung pagpapagupit dito sa buhok ko. Kasi nga, ang sa totoo lang, hindi talaga ako nagpapagupit sa salon dito sa Australia. Kasi nga, mahal siya guys. Mahal ang singil nila sa akin sa pagpapagupit. Noon, yung buhok ko ay hanggang baywang lang. Hanggang baywang siya. Hanggang dito noon yung buhok ko guys. Hanggang baywang. Oo, hanggang baywang siya. Ngayon, pinutol ko siya. Ako lang ang nagpuputol nito guys. Alam niyo kung bakit. Kasi mahal nga talaga ang magpapaputol dito. Sinisingil nila ako ng $40 dahil sa 1 inch lang. Ito ba yata yung 1 inch? Ano? Kasi nga, sa 1 inch lang nito, ganito kahaba lang ipapaputol mo, $40 na ang sisingilin sa akin. Dahil nga makapal daw yung buhok ko. At saka, hindi daw as in yung katulad ng ibang manipis yung buhok ko, makapal daw. Yung mga binato niya or yung thread niya daw, malaki. Kaya, mahal ang singil nila sa akin. So, ang nangyari, sinisingil nila ako ng mga $40. Tsaka ano, sabi ko, hala, $40, ang mahal-mahal naman. Di sabi ko, ako na lang ang puputol sa buhok ko, guys. Tingnan nyo, guys. Oh? Ako na lang nagputol niyan, guys. Ni-design-designan ko na lang. Kasi mahal nga ang magpaputol ng buhok dito, guys. Mahal siya. Kaya, ako na lang ang nagpuputol ng buhok ko. Sabi ko nga, mahirap para mag... Kasi, nagko-convert kaya ako, guys. Kung $40, mahal na yan sa Pilipinas. Mahal na yan. Kaya nga sabi ko, ano na lang ako. Ako na lang ang magputol nito. Tingnan mo, maganda naman siya ang pagkinalabasan. Hindi naman siya as in pangit. Ako na lang ang nagputol nito, guys. Kasi, mahirap na magbayad ka pa ng $40 sa 1 inch lang ang kukunin nila. Na pinutol ko guys ang buhok ko kasi nga nagkakalagas na siya. Ang dami ng mga falling hair ko guys simula nang nanganak ako kay Ciara. Ang dami kong mga falling hairs na hindi siya normal na falling hair. Nga sabi ko, ano ba itong ano ko? Grabe naman, hindi siya normal na falling hair talaga. Nagkakalagas talaga siya. Tapos ano na siya? Kaya nga pinutol ko na lang kasi hindi maganda nga maghamahaba yung buhok mo. Tapos ano, nakikita ang sahig pag mag-vacuum ka, ang dami-dami. Kaya ginusto ko na ano na lang guys, putulin ko na siya. Kaya maikli na lang ang buhok ko ngayon. Okay? Tapos ako na lang talaga ang nagpuputol niyan ulit-ulit. Ako nga talaga ang nagpuputol nito guys, maniwala kayo sa hindi. Ako talaga ang nagpuputol na lang dahil sa naghihinayang naman ako ng $40, ang mahal-mahal naman yung $40 na yun. I-grocery pa namin yun o ibili na lang ng gatas ni Ciara o diaper niya. Kasi mahal din yung gatas niya tsaka diaper. Ano. Kaya, yun ang inano ko guys na nagtitipid ang lola nyo. Kaya yun ang sabi ko sa inyo, yung $40 na yan, malaking bagay na yan sa akin. Kaya hindi na ako nagpunta sa salon. Hindi na ako bumalik doon sa salon. Sa city pa naman yun. Kasi nga yung buhok ko daw sa sobrang kapal, hindi nila inaasahan na ganito daw kapal yung buhok. Pero maraming mga Indians na nagpuna nito sa aking buhok nga, natural ba talaga yung kulay niyan? O nagpakulay ba ako? Actually, iting talaga ang buhok ko, hindi talaga ako nagpakulay. Kung gusto ko nga magpakulay din ng ano, gusto ko nga magpakulay, eh, hindi ko nga nakulayan dahil nga nabuntis ako. At saka... nagtanong din ako kung magkano ang kulay ng buhok. Ganon din ang sinasabi nilang maabot siya ng almost $800. Holy crap! Eh, sabi ko, ang mahal-mahal naman. Kaya yun, hindi na ako talaga nagpapakulay ng buhok. Natural talaga siyang black ang kulay ng buhok ko. Kaya, nung sa Pilipinas ako guys, nagkulay, may kulay ang buhok ko. Mayroong brown nga. Yun eh, brown nga yun ang kulay ng buhok ko. Kaso lang, nandito na ako, yun, nagtitipid na ako kasi na binibilang ko siya, nagko-convert ako, magkano ito sa Pilipinas, sabi ko, hala, sobrang mahal pala. Kaya sabi ko, hindi ko na itutuloy yung magpakulay ng buhok. Pagupit nga lang, ang mahal-mahal eh. Samantalang yung iba, mahal talaga siya sa akin. 40, yung iba nga, 20 something, $20, madipindi sa buhok kung gaano siya kanipis. Kung hanggang saan lang ipapagupit mo. Pero yung sa akin guys, ano talaga, 1 inch lang yun. Sabi ko 1 inch lang.
Tapos ang sabi, $40. Oh, ano pa yun? Kakilala ko pa rin yung tagagupit nun. Ano yan siya? Taga Bangladesh. Yung babae. Taga Bangladesh siya yung tagagupit. Nakilala ko yun siya kasi lagi akong dumadaan doon. Tapos lagi siya, sabi mo, magpagupit ka. Tapos sabi ko, magkano naman ang pagpagupit sa buhok ko? Kahit 1 inch lang. Tapos yun, tinignan niya talaga yung buhok ko. Sinabi niya sa akin, yung mga $40 to die kasi makapal yung buhok mo. Sabi ko, kahit 1 inch lang, $40 talaga. Kaya yun, hindi ko tinuloy talaga magpagupit. Ako na lang talaga ang nagugupit ng buhok ko. Hanggang ngayon, ako na ang nagugupit ng buhok ko. Kasi naghihinayang talaga ako, guys, sa $40 na yun. Grabe, mahal talaga siya. Sobrang mahal para sa akin. Kaya hindi ko na tinutuloy. Kaya pa every nga humaba yung buhok ko, sa isang buwan, nagugupit. Ako na ang nagugupit. Ako na ang nagde-design ng buhok ko. Kaya, ayun guys, ha? Hanggang dito na lang ang magiging vlog natin. Abangan nyo sa susunod na video ko. At thank you po sa lahat. Thank you po sa please subscribe po sa channel ko. Thank you. Bye!